Sir, gaano ka, ikaw ang gumawa, ikaw ang bida ng pelikula, pero hindi naman ibig sabihin na dahil bida ka na, mapupuri mo siya. Pero nung nagpuklasan mo yung buhay ni General Antonio Luna, ano masasabi mo? You know what, he was always depicted, well, until now, no, especially the people who doesn't really know him. Mm-hmm. He was always depicted as bad, as a mad dog. More on mad dog. Mm-hmm. Mad dog means he doesn't think. He just shout. He just blurt out his what he feels, and very temperamental without thinking. That's how a mad dog is. That's how he was depicted. And I think even the people now who doesn't really know him, thought that he's like that. But the thing is, he is very temperamental and impatient to people who are against his principle of nationhood. Mm-hmm. That's the main thing. So, because first and foremost, he loves the Philippines, he loves his nation, he loves his country, and he wants to protect the Philippines to any of the colonizers, mm-hmm. whoever is that. Mm-hmm. And for that particular year, our colonizers are the Americans. Mm-hmm. So definitely, impatient siya sa mga sundalo na tutulog-tulog. Mm-hmm. At impatient siya sa mga sundalo na mayroong regionalistic tendencies. Mm-hmm. What does that mean? Kahit mag-order siya, for example, kailangan niyang magbigay ng order, hindi makakarating kaagad kasi ang sasabihin nila, kami po ay Kabitenyo, susunod lang kami sa presidente. Mm. How is that? He is the head of the military. Mm-hmm. And he is the head of the military. And usually, ganun na nangyayari. So, syempre, magagalit ka. And he's really hot-headed. So, he's really hot-tempered. And if you are a traitor, he will really tell you right on your face that you are a traitor. Mm-hmm. You should not be here. Or if you want, love your country, and you have to fight the Americans. Ganun siya kadiretso. Nakikipag mabutihan ka sa Amerikano, to hell with you. Wala siyang, he doesn't sugarcoat his words. Pag ikaw ay traitor ka, kung ayaw mo maging traitor, sumama ka sa Amerika. Ganun lang kasimple. Which means, isa ang pinagagalingan yung kanyang love for our country. Mm-hmm. Pero maraming dimensions, hindi lang naman sisigaw ng sigaw, blurt out, hindi ganon. For example, definitely nga, because of love. Mm-hmm. Love for his country. For his country. He is a kind and good son sa kanyang mga magulang. He is an educated person. He is a poet, a musician. Mm-hmm. He is good in He is a sharpshooter. What else? He studied the military science in France. So educated talagang tao to. And artist. So lahat naman ng tao, namamagnify lang naman yung emotion eh. Kasi nga artist ka, nag-express ka. Pero lahat naman ng tao may temper. Kaya lang, the question is, yung mga taong nasa paligid niya walang temper. Mm. Pero sila ang nagplano ng assassination sa kanya. At sila, may ganun? At sila ang nagpapatay sa kanya. So, who's dangerous now? Mm-mm. He is so temperamental. He is so open about his feelings. He will tell you right on your face that you're a traitor, that you should love your country, and you should be on your toes as a military. Because during those times, there were no time to train the military. Okay? Bakit? The war is so immediate. The colonizers are so powerful. America, malaking bansa. Powerful bansa. Wala ka ng panahon para mag-train pa. So, ang nangyayari, nagpapakita lang siya ng example. Ito pa, paano maging brave? Because mm-hmm. there was even a time na nung yung mga sundalo ay, how do you call it, natatakot. Mm-hmm. Parang
ano yung naka-coward na... Demoralized ba sila? Nagiging coward sila. So, pumunta siya sa... Sumakay siya sa kabayo and then he run right in front of the enemy. I mean, he rode the horse. Dire-diretso. Sumakay siya sa kanyang kabayo. Dire-diretso siya ang sinugod niya ang mga... Kaaway. Ang mga kaaway. Nagpakita siya na example sa sundalo. Kasi yun yung immediate na need. Okay, ngayon, tigid niya na walang temper, hindi nagpapakita ng temper, hindi nagpapakita ng boses, hindi nagpapakita ng hunger, sila yung pumatay sa kanya. So how ironical is that now? Correct. Sir, diba? Gaano ka napapanahon tong pelikulang to? Yung nga nakakalungkot eh, napapanahon. Uh-huh. Diba? Masaya yan sa department ng marketing kasi... Uh-huh. This is a very good potential for good box office potential. Pero sa ating pagkabansa, nakakalungkot 'yon. Relevant, ibig sabihin, after 115 years or so, nangyayari pa rin ito o hindi man nakakalungkot 'yon. So ako ang sinasabi ko, kung relevant man ito ngayon, sana dumating ang panahon na we are still patronizing these kinds of films. Pero sana sasabihin natin, ang ganda ng pelikula niyan at buti na lang hindi na ganyan ang Pilipinas ngayon. Kaso ito, panuorin mo, pero ganun pa rin ang Pilipinas ngayon. But of course, I'm also encouraging everyone na panuorin nga ito kasi parang it's a sort of review to all of us as Filipinos para malaman natin at tingnan kung nasa na tayo bilang isang isa.